magdilig tayo, diligan natin tong apricot na to. Although umuulan-ulan siya, makulimlim, but I will still water this one kasi ayan oh, parang kulang na to sa dilig. Water ko lang. Maliit lang naman. I mean, hindi masyadong ano, kasi isi-spray lang naman natin sila. At least may ano, may water or dito din. Pero dito, hindi natin yan didiligan kasi kakakat ko lang niya. Kasi yung stem niya nagkarat. And then we will also water this super bomb. Ayan o, yan yung iwo-water ko. Nilagyan ko ng itlog. Iwo-water natin yan dito sa super bomb. Ano naman yan, yung soil naman ito is tawag nito fast draining. And ito din. Ito, unti lang. Yan. Tapos dito sa mga propagation ko. What else? I think this one also. Here. And else do I need? I think this one. Ito, matagal ko na tong hindi winowater kasi kinap ko yan. Yung ano, yung stem ng malaking. Kasi natatabunan siya. Kaya nga yan yung muko kasi natatabunan yung sa sinag ng araw. Tapos ikakat din natin to. Yan. Tapos may isa pa akong ikakat. Ito yung sinasabi kong ikakat natin. Ghost plant to. Ikakat natin to dito sa dulo. Para mag-initiate. Ang pagkakat kasi mag-initiate na magkaroon ng mga new leaves dito. Merong mga tutubo dito. So, that's why ikakat ko siya. Kasi parang matamlay. So, ikakat ko na lang siya. Ano to? Dry na yung lupa nito. Dry na. And then, I already disinfect my scissors. So let's go ahead and cut this one. I think dito na lang sa ano, sa my roots. Isa. And then ito din. Dalawa. Tatlo. So, ito na. Gagawin natin, hindi muna natin to paaarawan, tas hindi muna natin to didiligan para mabuhay siya. And ito, i-air dry muna natin sila. Ito sila. I-air dry muna natin to. Matagal ko na itong gustong gawin kasi hindi ko lang magawa-gawa kasi busy din ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng time. And may mga nakat na din pala ako. Hindi siya ghost plant. May yung Purple Delight, yun yung kinap ko. Tapos mamaya may papakita ako sa inyo. Sobrang na-amaze ako. So,
Yeah, ipapakita ko yung Purple Delight ko. Wait lang. May roots na din pala siya. Ayan, oh. So, mga ilang araw, mga 1 to 2 days, pwede na itong itanim. Huwag lang diligan para hindi siya mamatay. Ito, wala itong roots. Ito, may roots siya, pero onti lang. Though it's okay kasi mabait naman to si Purple Delight. Ilalagay ko to sa isang pot pala para maging lush. Kasi ito yung sinasabi kong Purple Delight ko na kinat nung mga nakaraang araw. Dun sa diniligan ko na stem. Ayan o. Tapos, may mga nakuha din ako dyan. Mga leaves. Ayan. Tagal na itong naka-air dry, pwede ko na itong itanim. Wala lang akong pot, so kaya nilagay ko muna dyan. So, itatabi ko din itong mga, lalagay ko din itong mga purple, mga ghost plant ko na lang dito. Para isahang pot na lang sila. Okay. Diligan na rin natin ito. Kasi parang wala siyang dilig. Dry na yung mga soil niya. Yan. At ito yung sinasabi ko. Koala to, pero tingnan nyo, may ano siya. Where is it? Nasaan na yun? Ito, parang may variegation siya. Ayan o. Ayan o, ito. May variegation siya, di ba? Ngayon ko lang napansin yan. Sana, magtuloy-tuloy na itong gumanda. Tapos feeling ko din, ito din siya. Variegated din ito. Ayan o, parang may variegation, may linings. Ito, banda. Sana magtuloy-tuloy na. Yun na yun naman yung ipapakita ko, pinakita ko. Nagulat talaga ako sa variegation nito. Ito o, oh, ito siya. Ito siya tawag-tawag ng nanay. Hi, say hi. 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 You wave your hands. Hi. Hi. May pahabol din pala akong ikakat. Bell Baker to. At dry na din yung leaves. Soil niya. Hinintay ko talaga siyang mag-dry yung soil niya. Tapos may babies na rin sa baba. Ang kinakatakot ko lang kasi mabigat na yung taas niya. Tapos lang yung stem, diba? Tingnan niyo. Hindi siya proportion yung stem. Payat yung stem sa baba. Tapos mataba dun sa taas. So, what I will do is I will cut na lang itong top. Itatop cut natin siya. Para naman mag-initiate ng mga babies. And magkaroon tayo ng propagation nito. Kasi ito lang yung nag-iisang bell baker ko. Kasi nag-try akong mag-propagate using the leaves. It's just that excited akong magdilig. Kaya nung diniligan ko, namatay siya. So, nadedo. Ito lang talaga yung ko. Hindi nag-success yung propagation ko. So, I will cut it now since I just use it sa ghost plant. So, hindi ko na siya i-disinfect. Kunin muna natin pala yung leaves niya dito sa para at least may space for cuttings. May space to cut. Ito na siya. Oh,
Kasi perfect din tong time na to for propagations kasi bare months na, so it's malumigmig na mahangin, so it's perfect for them to propagate. Mabilis lang tong mabuhay, hopefully. At kukuhanan ko siya ng leaves sa baba para naman may space sa paglagay natin sa soil. Mga 2 to 3 leaves lang yung kukunin natin. Para naman may propagation tayo for leaves. Mabait din naman ko si Bill Baker. Tapos ito, iaano na lang natin. I-retain natin to. Tapos hindi muna natin to diligan. Tapos huwag muna natin tong i-expose sa sunlight. Akala ko talaga hindi to mabubuhay. Sobrang liit nito. Parang ganito lang to kaliit nung naabutan ko. Kasi sinabi ko na umalis ako sa bahay namin. So yung mga plants ko na succulents ay nangamatay. At isa ito sa mga naabutan ko. At ganito lang siya katangkad nung inabutan ko. Buti naman nabuhay siya. So, I think that's it. Sasabay ko to sa ghost plant na pag-air dry. So, thank you for watching, and I do hope you do consider subscribing and hit the notification bell. Share and like na rin sa mga postings ko para ma-inspire naman tayo at para magawa din tayo ng mga new videos. And thank you for watching. Have a great day. Bye-bye.